Sup mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, thermodynamics muna. Particularly in discussion ng first law. Ano ba yan? Well, simple lang yung definition ng first law. Energy cannot be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. Oh, and din yung law of conservation of energy. So, although ang thermodynamics ay more on heat ang usapan, pag-uusapan later on. Now, if hindi niyo pa napapanood yung video ko sa physics, gumawa ako ng video tungkol sa energy noon. Panoorin niyo yun. More in discussion yung kinawa ko dun. Kasi dito sa video na to, sa thermodynamics, papahapyawan ko lang yung idea. Now, if napanood niyo na, let's proceed. Kasi sinabi ko din doon sa previous video ko sa physics, ang statement na to, kung gusto mo magkaroon ng pagbabago, kailangan mo magsakripisyo. At yung pagbabago na makukuha mo ay depende sa dami ng sinakripisyo mo. Basically, yan din yung gustong sabihin ng first law. Give and take lang. Now, paano ganito yun? May kotse ka? Kailangan mong paandarin yung kotse. Paano papandarin? Kailangan magpagas. Paano ka magpagas? Kailangan mong gumastos. So, yun ang gusto kong sabihin sa earlier. Kung gusto mong umandar yung kotse, magkaroon ng pagbabago, from stationary to moving, kailangan mo magsakripisyo. And in this case, yung pera. Now, sinabi ko rin noon na kung nagkaroon ng energy transfer between systems, magkakaroon din ng changes sa kanilang initial conditions. Tulad na lang ito, itong kumukulong tubig, nagkaroon ng energy transfer dyan. Yung heat is being transferred to the water. Now, paano ko nasabi? Kasi from initial state, malamang hindi yan kumukulong noon, ngayon kumukulong na. Bago din yung kanyang temperature. Pwede rin tong idea na hot air balloons. Sigurado ako, initially nasa lupa sila, nagkaroon ng energy transfer, lumipad na. See what I mean? Pwede rin bumagsak. Pero yun nga. So, anong connect ng mga yan sa sinasabi ko? Anong connect nung pinakita ko kanina sa videos? Simulan ko dito. Sabihin natin na itong nakikita yung dalawang squares sa screen ay energy. Pangalan ng B1, B2. At may energy 1 siya. At si B2, may energy din. Okay? Now, tignan nyo yung mangyayari. So, ngayon, yung sum nilang dalawa is some value of energy. Sa pangalanan ko, E3. Ulitin ko. Si B1, yun na sa left, may energy. Si B2, may energy din. Pinangalanan ko, E2. At yung sum nilang dalawa, sum ng energy nilang dalawa, ay pinangalanan ko, E3. Now, si E1, nanghingi ng energy. Kaya E2. Kumayag siya. Now, although lumapit yan, balik ko lang. Although, nag-transfer si E2, yung figure sa right ng energy kay E1, nakita nyo, kung transfer, yung sum pa rin nila, ng sum, total sum ng energy pa rin nila, is the same. E3 pa rin. Okay? Pwedeng rewind ng video. Now, bakit ko sinasabi yun? Dahil dito sa statement. Kahit ilang beses pa magbigay at mag-absorb ng energy ang dalawang bodies, total energy remains the same. Pinakita ko sa video kanina. At yun yung gusto kong sabihin ng first law. Give and take, pero yung total nila, the same lang. And now, yung gusto kong emphasize, mahirap alamin yung initial values ng energy ng isang system. Mahirap. Sinasabi ko na in real life, mahirap ang alamin yung initial values. Pero, yung amount ng energy transferred, madaling malaman. Which case na to is energy in, pakita ko lang. Energy out, pag umalis sa system. Energy in, kapag na-absorb ng kabilang system or ng body. At yung energy out is the same as energy in. Kasi nga, first law, yung sum, ng total sum ng energy ng buong system must be the same. So, kung ano may nawala ng kasi isa, malamang yun lang din na gain ng isa. Na bakit ko sinasabi yun?
bakit ano pa rin connect nun nung anong connect nung idea na to dun sa pinakita kong pagbabago, quote and quote. Anong connect ng energy transfer? Sabihin natin na may gusto kong pailaw na lugar. Kita nyo yan? Pinailaw ko. Yay! Now, usually ang mabubong tanong, how much energy was transferred? Sigurado ako nagkaroon ng transfer ng energy kasi nagbago initial conditions mula sa madilim, lumiwanag. Gets ng idea ko? Alam ko nagkaroon ng energy transfer? Ang tanong, ilan? Actually, buko lang yung tanong eh. Pahirapan ko. Yung mas maganda, gusto kong pailawan yung lugar. Paliwanagin, alam ko kailan ko mag-transfer ng energy. How much though? Okay, sabihin natin nalaman natin. Sabihin natin may idea tayo. Sabihin ko na 3,000 joules yung kailangan kong energy para umilaw yung isang lugar. Ito yung susunod na tanong. Saan ko kukunin yung 3,000 joules na yun? Sabihin natin meron tayong source. Apoy. Source ng energy, heat. Paano ko siya itra-transfer sa ilaw? Paano ko i-convert yung heat energy to electrical energy to light energy? See what I mean? Isang form of energy lang yan silang lahat. Energy lang silang lahat. Pero kailangan kong alamin yung itatransform kong energy. Paano ko sila itatransform from heat to light? At ilan yung kailangan ko itransform? How much energy must be transformed? At yun yung goal na ituturo ng thermodynamics. Now, summary ko lang. Ang goal niyong engineer is to transfer this. Para kita ko lang. Ang goal nyo bilang mechanical engineers o engineers in general is something like this. Kukuha ka ng, magta-transfer ka ng energy from one body. Oops, sorry na bora. From one body to the other efficiently. Ulitin ko. Ang trabaho nyo is to transfer this energy from one body o system to another efficiently. Makikita nyo dyan sa future subjects nyo na meron na efficiency na pinag-uusapan. And don't worry, although hindi, kaya sinabing efficiency, may sinasabi dyan energy loss, hindi technically nawala yung energy. Napunta lang siya sa ibang form na hindi natin gusto. Makikita nyo yun ulit. Actually, kung nag-review kayo, kung na-encounter nyo na yung thermodynamics 2 o yung air conditioner o any other future subjects at binabalikan nyo lang yung video, malamang sa malamang ma-approach nyo itong ibig ko sabihin. Kasi, yun nga, ang idea na first law is hindi magbabago yung dami ng energy. Magka-transfer lang tayo. Marat na kukumpute natin kung ilan yung kailangan transfer. Pero how efficient would that be though? At yun yung patuloy na pinag-aaralan ng mga engineers at sinusubukan pang i-improve yung efficiency. Okay? So, yun lang yung idea ng first law. Simple lang. Ang total energy is the same. No matter what. At yung energy transfer lang yung madaling makompute. At malalaman mo nagkaroon ng energy transfer kapag nagkaroon ng pagbabago sa initial conditions. Okay. Ikli lang video, no? Now, other notes lang. Singit ko lang kasi masyado maikli yung video. May makikita kayong iba't ibang forms ng energy. Dami nun. Now, sa discussion ng thermodynamics, pinag-isa sila sa form ng internal energy tulad na nakikita yung sa screen. So yes, collective term ang internal energy. Just pinagsama-sama lang nila yung ibang forms ng energy para mas maiksi ang sulat. At nirepresent ang internal energy ng variable na U tulad na nakikita yung sa screen. Simple lang. Dugtong ko lang din. May sign conventions din sa thermodynamics. Although energy siya, at scalar, mas mainam na magkaroon pa rin ng sign conventions. Simple lang naman yung kondisyon. If energy is coming to the system, dinadagdag sa system, positive. Or, if yung term is work done on the system, nakita yung sa physics na naka-related yung work at yung energy. So, work done on the system, ibig sabihin energy is being transferred to the system, coming to the system, positive sila. However, if energy is leaving the system, kinoconsider siya as negative.
or yung work done by the system. If yung system mismo yung nagbigay ng effort para sa nagbigay ng work, negative ang considerations nun. Makikita nyo yan sa later computations. Now, practice natin. So yun nga, subukan natin i-solve tong problem na to. A tank contains hot liquid that has an initial internal energy of 900 kilojoules. The liquid was cooled down by stirring. The liquid loses 400 kilojoules of heat, and the stirrer does 100 kilojoules of work on the liquid. Determine the internal energy of the system afterwards. So ito yung perfect sample para sa application ng sign notation na pinakita ko kanina. Take note lang ha. Magmumukhang madali dito kunin yung values na internal energy, pero in real life mahirap. For sample purposes lang tong nakikita nyo ngayon. Pero yun nga, yung internal energy is just a collective term. Kaya nakita nyo tong equation sa screen. Yung change in total energy, si delta E, equal lang din sa change in internal energy ng system. At yung energy na so far din is na under sa internal energy on this problem. Yung energy na under ng U, ng collective term na U, sa problem na nakikita nyo sa screen, ay heat at work lang. Hence, dito lang mag-focus ang formula. Dahil yung heat at work lang yung nag-transfer, siya lang yung gagamitin ko sa equation. Now, a note ko lang sa ibang nalilito. Kung may sinabi pa dyan sina light or sound or mechanical energy, madudugtungan ko pa yung equation. Magiging H plus W plus L for light plus M for mechanical energy and so on and so forth. Kasi nga, collective term yung internal energy. Pero since dalawa lang yung forms na binanggit, dalawa lang ilalagay ko sa equation. Hopefully, nalinawang kayo dun. Back to topic. Yung delta U is, pinakita ko na yung buong equation. Pero yung delta U is basically change in final at ng initial. O final minus initial values na internal energy. Kaya nagkaroon dito ng 900. Tingin muna tayo sa UF, yung after ng UF. 900. Positive 900, initial value na internal energy. However, if titingnan pa natin yung ibang nakasulat, may nakalagay dyang negative 400. Bakit negative? Titignan ko, yung term, the liquid loses 400 kilojoules. Ibig sabihin, yung energy umbalis sa system. At ano uli ang sinabi ko kanina sa sign notations, if yung energy lumabas sa system. Tama, negative. So, pasa ko sa inyo. Bakit positive 100 naman yung nakalagay dito? Bakit pinili kong positive? Tama. Kasi sa statement, yung stirrer ang gumawa ng work sa system, sa liquid. Work is done on the system. And if it's work done on the system, energy is being transferred into the system. And if energy is being transferred into the system, positive din ang sign notations. So, malaking bagay yun. Although scalar ang energy, malaking bagay pa rin yung in and out terms, yung positive and negative signs para sa computations. Yes! Mahalaga ang labas-pasok. Pero that's it. I-compute natin yung final internal energy ng system, which is 600 kilojoules. Okay? Pwedeng rewind ng video or sagutin nyo ito. Kayo naman. Same, almost the same yung concept. Mas mahaba rin nakasulat na tanong. Tahimik muna ako. Nakuha nyo? Sige nga, tignan natin ha. Ito yung nakikita nyo sa screen. Ito yung formula na gusto ko. Ako nagdikta niyan. Pero kung sinulat nyo na Q plus W, okay lang. Eh, gusto ko to eh. Kanya-kanyang trip. Anyways, delta U pa rin yung sa right side, change internal energy, since yan naman ang hinahanap sa system. Now, focus tayo sa Qin. Qin muna. Anong value ang ilalagay ko? Tignan ang problem. Good. Positive 40. Bakit positive? Tama. Kasi in the statement, heat was transferred into the water, into the system. Into the system, which is positive. How about yung susunod, yung Q out? Tama.
-4.5. Statement, 4.5 kilojoules of heat was lost to the surrounding. Now, lumabas sa water yung heat energy. Umalis sa water. Hopefully, tama yung statement ko. Sitahin nyo na lang ako. Pero yun ang idea. Umalis ang transferring energy palabas sa water. Punta sa surrounding. At since umalis siya sa system, lumabas siya sa system, negative. How about yung work in? Tama. Positive kasi it's done on the water. The stirrer gives 400 newton that meter to the water. Work done on the system. Positive yun. Naging 0.4 kasi yung mga units initially sa Q in at Q out, kilojoules. Yung 400 newton that meter, if kinonvert ko yung newton that meter sa unit, joule lang yan. Kinonvert ko na lang siyang kilojoules. Kaya naging 0.4. How about yung work out? May work done by the system ba tayo? Work done by the system. Meron ba? Wala no? Hindi yan 11. It's 0. Pwede ko nang hindi ilagay. Pero para lang mapaisip kayo ng konti. Pero, nakita nyo, balik ko lang, work out. Naglagay ako ng negative sign, although it's 0, to emphasize na work done by the system or work out sa iba siguro yung ginagamit, negative ang sign notation niya. Okay? At yun nga, 11 for the initial volume ng internal energy, and that's it. Pag tinungan ko yung final answer, it's 55.9 kilojoules. And yun lang. Kaya lang kasimple gamitin yung sign notation, just be aware. Isang maling sign lang, tulad na sa statics, tulad ng ibang mga vectors, isang maling sign lang, mali na yung buong computation mo. So, mag-ingat. Okay? If may katanungan kayo, or gustong idagdag na experience, o correction, kung tingin niyo may mali ako nasabi, correct niyo ako, okay lang. Comment down below. If wala na, gas loss naman ang pag-usapan natin. See you on the next video. Yun lang.